Madali raw makilala ang isang tao kung paano siya magsalita. Pero kung ano ang kanyang tunay na karakter, malalaman ito sa kanyang kilos at gawa. Sa anim na anak ni Tatay Manuel at Nanay Imelda, si Jerry ang pang-apat sa magkakapatid. Ngayon, kilala siya bilang si Mr. Priest. Pero sino nga ba si Jerry sa mata ng iba? Iba-iba man ang pagkakakilala sa kanya, pero isa lang ang tinitibok ng kanyang puso. Ito ay makatulong sa kapwa. Thank you for everything, for all the help, and thank you sa trust. Kasi ano, hindi naman namin siya family. But yeah, who's here? Yeah, he always tell us kasi, or some of the friends, na we're not his family, we're the first, I think, food venture na naging partner niya. And well, in our journey, I think whoever yung maging partner man ni si Jerry would always love na maging partner talaga siya in this journey. It's a very big risk for him, and then it's a big opportunity for us. Then he trusted us na 100%. It wasn't like just business with him, you know, it's almost like family, you know, like meron kang best friend na like na somewhere yung status niya, and then so parang, yeah, so kaya parang it was really a God's gift, this entire journey with him. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo kay Miss Pia sa buong buo ng Mr. Fish na may tulay ang inyong tulong papunta sa ating mga community, sa ating LSI nung nag-lockdown, at saka sa biktima ng bagyo at baha na sa Montalban, Rizal, Marikina, at sa pagbangon ng Catanduanes. Salamat po. I would like to thank on behalf of Amar, you, your family, and Mr. Fritz for your kind and generous support to needy communities. Ang Diyos muna lang ang magbalo sa imo, sa imong binigay sa amin. Magdasal naman kami na palagi ka naman ang bigyan ng grasya sa Diyos. Ang binigay mo, sana sa uli sa Diyos sa iyo ng sobrang-sobra pa. Malayo na ang narating ni Jerry sa buhay. Napag-usapan na ang kanyang tagumpay sa TV at business magazine. Na-in-interview na rin siya ng ilang sport journalist. At ngayon may sarili ng vlog. Vlogger ka na pala, Jerry. Baka mga isang oras pa, hindi ko pa mabuksan to. Nakakatuwa na ang pagbablog niya ay hindi para makiuso, kundi magbigay ng inspirasyon at makatulong pa rin sa iba. Hindi pa siya si Mr. Priest, patulungin na si Jerry. Kanino pa ba siya magmamana kundi sa kanyang mga magulang? Tinuro mo sa kanyang matulungin, ano? Kailangan, very humble siya. Hindi siya mayabang at palaging matulungin sa kapwa, lalo na yung mga mahihirap. Naka-alert sa anumang mga bagay na dapat ay gagawin niya sa araw-araw. Umangat man sa buhay, siya pa rin ang Jerry na lumaki sa Bulacan at binata sa Quezon City hanggang sa makapagtapos ng kursong management sa San Beda College. Nakilala man siya bilang Mr. Peace, hindi naman naging prosin ang kanyang puso, mas lalo pa nga itong uminit. Habang lumalaki ang kanyang negosyo at pangalan, palaki rin ang palaki ang kanyang puso. Kaya nga ako, hinding-hindi ko makakalimutan si Jerry. Yan si Jerry, magtagal ko nang kilala yan. Maliit na bata pa yan. Sadyang napakabait niyan. Nagkaroon ng negosyo yan. Alam ko marami rin tinutulungan niyan. Pero ako, tinutulungan din ako niyan. Taon-taon niyan. Walang mintis ang 3,000 ang buwan. Pamasko. Pag gusto kong manghingi ng pera, te-text ko lang yan. Bibigyan na ako niyan. Kaya si Jerry binigyan ng swerte yan dahil mabait na tao. Marunong tumulong. Nung bata pa nang inaalagaan ko nung araw yan, pag nagalit yan, ba, nagtampo, papanik sa taas, sasara na ng pinto. Hindi ako talaga alis hanggang may buhay ako, hanggang kaya ko. Mahal ko yan.
Kaparte na rin ang buhay ko yan. Alam mo, kahit ako ngayon sa nabubuhay pa ako, siya nasa isip ko. Alam ko, pagdating ng panahon, hindi ako bibitawan yan. Kahit na hindi ako magsalita dyan, tutulong sa akin yan. Mabait siya. Pagpatuloy mo yung negosyo mo, bata ka pa. Marami ka pang makakamit sa buhay mo. Kaya pag itingin mo yan, mahalin mo yan. Lagi kang mag-iingat kahit nasaan ka. Ingat ka lagi. The legacy of Mr. Freeze is not in how he rose from mediocrity to magnanimity. It isn't in the more than 70 plus plants of Mr. Freeze. Neither is it in the success of the brand Mr. Freeze, nor in the many recognitions received by this man himself. The legacy of Mr. Freeze is in the common lives he has touched, that beneath the icy and cold nature the brand suggests, and whom we have loved and grown fond of, there is a heart that is never cold. It burns with love and compassion for others. Legacy is not what you're remembered for, it is how you are remembered. And for the many lives blessed by this man's heart, it's thankfulness that on April 11, 19 Kopong Kopong, a Jerry Santos was born. Happy birthday to this special person, my best friend. He's the best in everything he does, whether in ice making, in collecting cars, and other collections. He's the best in creating little businessmen out of simple people. He's the best in giving his time and resources to anybody who needs them. I'm proud to be his friend. Happy birthday, Jerry. May God continue to bless you for many years to come. How they talk about Jerry is a reflection of his good character. With that, how can the children not be proud of their father? Sa akin, naalala ko na talagang dapat maging hardworking ka. Wala kang makakamit pag di mo itotodo yung ginagawa mong mga bagay. Palagi yan sinasabi sa akin na dapat lagi mong instill na hardworking ka, tapos discipline din. Pag umaga pa lang, gigising siya. Lagi siyang may routine na fina-follow. And isa siguro yun sa mga importanteng bagay sa pagiging successful niya. Alam naman natin, lagi niya kinukwento, di ba, na madami siyang pinagdaanan, tapos yung mga sacrifices niya. So, yung company ng Mr. Freeze, hindi siya parang, uy, bigla na lang laki, di ba? Pinaghirapan niya yun. Ina-appreciate natin na yung company, kaya ganito kalaki is para din sa atin to. So, yung future ng company, syempre, ang gusto niya ngayon, medyo nagre-retire na siya, diba? So, ikaw na halos nagmamanage siya sa tinutulungan di kita. Tapos sa future, si Dindin naman. Success is not about money. Success is about what you have accomplished. That's how legacies are passed on. His name, Jerry Santos, is forever etched in the heart of those he has helped and changed lives. And his legacy is beyond measure.